Maitlaw, sa tinanay kita sa pagpamalandong pag-worship ng magamit isang pagsimba kanaya sa itong kamaturan. Makini ang yung LOD, ang lesson of everybody, takas yung lesson daily con the message at huwag marathon lesson communion with God ay gospel sa edition nga 7 part. So, dili kita magkataon, no? Introduction is start, bantay panahon na kita. Pull down inyuhang mga status bar, no? Unya, tuplo kon ang G kon ang Google, no? Para makita niya ato ang pantay panahon. So, ani ana ato ang bantay panahon para sa August 11 na pulse alarm kahapon, no? Kaya wala man ang ulan, no? 50% nga precipitation. So, ato i-report on niya, no? Temperature and precipitation on niya. Taut-taut. Yes, welcome back. Aniya ato ang report sa karon today. August 11 Friday, no? Aniya kita sa atong pagtuon sa side E sa ato ang Friday. Ang report diri a 50% ng precipitations kon chance sa ulan, ang high temperature 33 ang lowest 24. So 9 to 9 di hapon padulong lang sa alas 12 kung mapiriha ang precipitation ato ang ma-report. So sa alas 9 sa buntag 31 degrees 5% precipitations. Alas 10 32 degrees 10% precipitation. Alas 11 alas 12 ala una 33%. Iyang precipitation mag-anam-anam, no? 20, 30% to 50% precipitations. Alas 2, alas 3, 32 degrees, 20% precipitations. Alas 4, 31 degrees, 20% precipitations. Alas 5, 30% onya 30 degrees 40% precipitations sa alas 6 29 degrees 50% precipitations alas 7 alas 8 28 degrees same precipitation 60 degrees. Tapos sa alas 9, alas 10, adong alas 12, 27 to 26 degrees ang precipitations, 70, 60, 40% precipitations. So, mao ka na itong gihatag na update sa ito ang pantay panahon, temperature, and precipitations. So mayo mapariha kahapon, no? Nga bisig na ay precipitation, wala kaulan-ulan sa lain ra nga lugar, no? Ato alantaon ang gapadulong, no? Ato na gapadulong nga bagyo ay galaga kisud na, no? Ato ang hurricane update. Gapadulong nga bagyo sa Pilipinas. Sa to mahimo ko no nga biti kay Doram ko na diri sa kuan sa Mexico, no? Dora na pagi apon si Dora, oh. So
sumaw ka na ato ang gihatag po nga update mag isa raman po lang sa hurricane nga update no. Largo na kita sa ato ang paghanay no. Atuhan ayon ato ang mga pagatunan. Ato ay scroll down no ang kuan. Ato ang mga input karon. So una na to nga input ang sa to ang ato sa kano tong title no. Kay ato title welcome kita sa atong lesson 7 Unified Body of Christ. Kay ato na ni siyang i-report na kita no. Burness na kita. Pride is farther thought na kita no. Marathon lesson karon to pagatun-an. Tulo ka devotional, tulo ka Sabbath school. No, so naka-input na kita, kita natong input. Ang first part nato is stewardship nga devotional, devotional para sa atong mga promiser o ang ato ang mga Sabbath school para sa ato ang mga lessoner. So, bago kita nga topiko sa ato ang devotional para sa week 32 August 12, kita itulan ang ato ang pagtuon. A name, country. Uy, walagi pangandlan nga country. Pero masuta na to na siya sa itong pagbasa, no? O niya, God's talent siya. Uy, talent siya. Murag, kuhan, programas EY, no? Nga, kinsay na talent diha. Ato ka. Kanta sa imong himuon. So, ato na siyang klarohon ang story niya. Niya. Itong stewardship na to nga devotional reading English no. So na rin itong second part yung devotional the great controversy distributed by pages sa story ni Hoss and Jerome sa chapter 6 o ang ato ang pagbasa na sa page 114 padulong sa 115.1. So ato ana siya sa taon o niya no. So, padayin siya ang story. Tapos, sa devotional for all. Ito ang third party sa received power. Ang title ato pagatun and writer. Publishing by God's order. O, sa publishing na po. Ito na siyang basahon o niya. Mauna na ang ato ang mga hanay sa atong mga devotional atong first, second, and third nga part. Diba? Kaya ito lagi ang ika 7 introduction o pang-extra na ito. Largo kita sa paghanay sa input na ito para sa atong Sabbath school. So, scroll lang kita para buhi ang ato ang display, no? So ana-ana sa ato ang input ang ato ang display atong pagtuon sa atong Sabbath school ang 4th, 5th, o 6th no. Nato nga part sa ato ang mga Sabbath school ang 4th part ang in-person Sabbath school sa atong mga senior youth ang adults nga mga professional o ang atong 5th part Sabbath school sa ato ang mga junior youth nga murag mahamtong ang cornerstone connection ang 6th part Sabbath school sa atong mga hamtong nga ato ang pagatun-an for adults nagid siya unya kay pride kita ni kita sa report report kita largo no sa ato ang
mga gipangtun-an og mga husay kita karon. So sa inverse ato gitun-an ang third quarter the book of Leviticus atong lesson 7 minus 3 nagsugod ang ato ang pagtuon sa August 5 padulong sa August 11 karon ni matapos no ang ato magipangtun-an sa Thursday sa Saturday no kon Sabado Saturday August 5 everyone involved. Sa Sunday, August 6, consecrated for ministry. Sa Monday, August 7, supernatural. Sa Tuesday, August 8, and speak. Sa Wednesday, August 9, pastor. Sa Thursday, Augustine, ministry and luck. Karoon na ito ang mga pag-susiho, no? Sa Friday, August 11, Enquire. Umurag pag-review na gihapon sa itong manatun. Ano? Mga pag-inquire. So, maka na ang ato ang inverse, no? Mapag-tunan o gatong na-report. Sa itong cornerstone connection sa Sabbath school, sa ato ang mga hamtong. Ato ang pagatunan, ato ang third quarter line in the sun. Ato ang lesson 7 nga patagatapuso na po nato karon behind the walls. Ang ihang kanang medyo lesson review sa iya dito sa mga pants line, no? Friday kita, ato pagatunan ang Ephesians 2 verse 8 pa doon sa 9 hanggang Romans 5. So, mana atong sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahamtong ang cornerstone connection sa atong napod kitang sabat school sa ato ang mga hamtong. No, maugi hapon nagasugod ang atong mga pagtuon sa August 5 padulong sa August 11. Uy, makahimutag report nga ipo lahi siguro na ito ang ato sa devotional. No, 11 sa atong mga sabat school pakita sa atong hamtong ato ang third quarter Ephesians atong lesson 7 karon nga gituki nga saras the unified body of Christ, diba? Unified na sinagkahiusa, no? Pero naana siya diversity sa pagpanaghiusa pero sa diversity sa buluhaton nga makatabang sa matag-usa. Masya ang unified body of Christ ang atong mga gipangtun-an sa Saturday August 5 maka na ang title unified body of Christ. Sa Sunday August 6 the unity of the spirit. Sa Monday August 7 together as one in the one. Sa Tuesday August 8 the exalted Christ, giver of gifts. Sa Wednesday, August 9, gifts of the exalted Jesus. Sa Thursday, August 10, growing up into Christ. O karon sa Friday, ato pagkatunan ang side E. Sa ato ang Friday, ang further thought on yan, no? Makahigayon kita ang ato ang side B kapag tuo pagtuon. Gazeta and the power, no? Ato pagatunan niya, no? Mga butitas tungatungang kagabhion. So niya kana, no? Sa ato teacher's comments, no? Managin na atong mga hanay na plaster na o kining ato ang pagtuon. So ato i-scroll. Yun ato ang pagtuon gihatog kay kanato sa atong manabuas ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o kitiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, total members involvement, personal ministry, Texas Gospel Degree, o ang LAMP, Legumtis Missionary and Preachers, gi-prepared kini sa itong mga kaimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan, ato mga humujus, nga nihatag sa kahigayunan,
nga padayon pagyap kita sa pagkumalan tong sayang mabulawanon nga mga pulong. Ato asad pasalamatan, ato mga kahigalaan, mga kaigsuunan, kay sila ato follow to follow naman lagi nino follower sa ato Facebook, no? Sila sa ato ang subscriber sa ato ang YouTube channel. So, dili na siya engagement bait, no? Nga kana makahimo sila kay sa chance lang na nila, no, nga makahimo sila sa pag like, no, sa pag share, no, reaction, maka review, no, review ang ato ang gikuan sa ato ang mga video, maka save, no, ug maka subaybay pagyud sa ato ang mga distributed nga mga pamaagi. So ato ang distributed, ang scripting, no? Atong recording, atong podcasting, uploading sa Facebook o live dayon kita sa pagnanatay kahigayunan sa ato ang YouTube channel nga Bible Reading Marathon Journey 2023. So kung kanahan sad ka mo, no, subscribe ka mo diha 2022. So ato ang pamaagi, no, kay himuon ka na ang ato ang mga putahi mino ang script na ato, no, scripting. So gigamit na lagi nato ang cap notes, no, okay, ato i post, no, sa ato ang Facebook, no, to kay kumidya sa Facebook, no, diba, uy kana ato ang link, no, save link na siya o niya katugin ang ganahan, no, motoblock sa ato ang link, no, para makabasa siya. Kaya apil na siya sa record sa atong engagement, no, ang ato ang mga gipang post diya, mga link atong gipost nga text, no, pwede mo na mo engage, no, nga interaction. So ato na lang siyang i-sungaling para makabasa na. Pero pag nabasa na ka na, ato pagin na siyang pagadawaton ang pulong sa Ginoo, no, nga makip na to diyan ako ta makahimo o kalanon, no, sa ato ang pag record sa pulong sa Diyos. Mahimo na to siya nga kalanon sa tibok na to nga adlaw, no, labi na sa playing na nato nga time sa ato ang pag live, no, sa to ang YouTube. Wala kadlaw na siya himuon, wala gamiton half day, no, kaya dito mga po siya magamit sa kanang alas 9, alas 10, niya 2 hours man, makahimutag 2 hours, no. So nanara na siya, no, nagipadagan lang na to ang pulong sa Diyos, labi na sa pag paminaw, no, sa ihang mga mensahe. So ato na siyang i-keep, no, pag mahimo na ka na ato ang kalanon, ato na na siya i-live pag natin kahigayunan, live na ito sa nabalina, no, live sa YouTube. Yeah, pag makalive na ka na ito, i-abiso dito sa community, i-abiso pa na ito sa Facebook. Kaya magahin mo lagi tagkuan, mauna man na siya ang ato ang kining naguna na dito ang Facebook, no, naguna na ang kuan, pero ang ato ang han ay after sa ato ang kana recording, no, nga makip na nato ato siyang ipaambit, no, pero audio lang, audio, walay o sonya naunaong kay kana AVR, audio video presentation, no, o niya display largo ang mabasahan. Pero
sa video na dito sa podcast, kaya naman po yung video ang podcast, pero na po yung audio lang, no? Audio lang na siya ito ang podcast, ato na siya i-share ang ato ang link, no? Para mapaminawan na ka na, ma-play ka na, no? Ato ang mga latest nga mga entry. Pero ato na ay mahipos ana nga application na ato ang Google Podcast, no? Ma-download install ka mo sa ito mga Google Podcast. Ayong mga gadget, no? Ito ang mga Android phone, Apple, sa laptop, PC. Ato ang mga smart TV, iPad. Kung naay Google Podcast, download and install. I-open. Have account. Maghimog account, no? I-ada yun ang ato ang name na itong account, no? Superstar Caster. Mo padulong ka na sa ito ang podcast channel nga Espresso Caster podcast channel. So human sa ito ang podcast ninyo pagsunod, no, ma-play ra lang itong ato ang post nga link, no, maka-play na mo dito. Ah, kaya nga ito ang Google Podcast delayed man siya isa ka-adlaw, no, para ma kompleto niya ang ato ang mga entry na maputay Spotify, no? Naunta na yung 3 layers sa Spotify, balik yung mga ito magamit po, no? Dagay din magamit, no? Ato ang sa Facebook. Ang Facebook na kita, i-upload na ito sa Facebook, ay naka-album na siya. Lahot tayo siya, no? Magsugod lang ato ang album. Domingo man siya, himuon sa Bado sa gabi, niya padulong na si Bernice. Bernice sa gabi, no? At ipang kuhan liha to ang album. Lami na sa lesson 7. No, kini nga entry, ato siyang i-upload sa Facebook. Karat na siya sa dili, sa ato na siyang i-upload. No, magka-clip to tank, mapo na siya, na itinaw liha kung i-clip to tank na siya. No? Ato maklip, no, na po tayo clip to tank dito sa YouTube, no, pero sa ato ang Facebook ato siyang i-share, no, basta tinaw kita, no, atong mga page sa group page sa atong wall sa MyD sa ato group sa GC sa mapiliyat, no, sa Twitter, Tirobox, Telegram, abot na siya dito. Ah, so mana siya itong pag-upload sa Facebook nga distributed live din ito sa YouTube, no, natin kahigayunan na sa kapatago, no? Or ano siya half day ko na siya nga pag-play, no, malagin do alas 9 o alas 10, no, pala ka anon 2 hours, 100 minutes kapin, no. Oh, dito na dayon na magkita sa kuan kanang Bible study on the air na dayon masunod, no. So mana dito ata maga kuan kay na atay views, no, nga kaonon ang 400,000 nga hours nga views, no, unya sa kanang ato ang short video 10 million na liman ka ato, ano, kanang orag wala ra magina siya, pero naa magud na siya nga taas, no, di ba? O na ato na lang po na siyang kanang palagaano nag-appeal, no? Mga suko mo na kuan sa una rin ganito sa Facebook, no? Nga ga reminds sa ato ang palagaano lagi ang ato ang 5,000 subscriber. Kuaon mo kay kung rin mo kuaon ma-expire itong iyang privilegio, no? Mga privilegio ra mga guna paghihapon nga itong pagpangsyon, no? So mo na nga magka-live kita sa kabuntago na siya, hantod na siya sa kaudtuhon kay bali sa iyong kaudtuhon kay mga alas 11, no, magka-live kita niya maga wala dito maka-review dito as gabi kay parto kita sa gabi ato ang side B sa itong kapagtuo pagtuon sa Friday nga pagtuon, no?
Oh, maga himo kita sembuh hatun dia. Ah. So, dito sa ato ang YouTube kung maga kan kamu ukap tanan no. Ato ang Bible lesson devotional. Pili lang naman poy pa exercise sa mata ang ato ang video nga ABR audio video nga presentation nga okay man siya sa ko ano. Di man siya static no, wala man koy screenshot video nga bawal sa kanang ato nabasahan dito sa Facebook nga kuan niya no rules kibali niya about sa monetization. Ang bawal lang mga static no, pero wala ito naging on og kanang screenshot nga mga video. Ayun noon, basing sa picture to siya, no? Kaya bawal gani po lang slide. So, pero mato, sundan niyo ang ato ang mga distributed, no? Inupanan sa pag-ampo o sa mga pagpamalandong sa ito ang buhing Diyos. So, nahatag na nato ang ato ang kanang mga hanay nga itong pagkatunan. Hindi na kita maglangan. Sugod na kita ang naa sa kwarto. Kumakayin mo siya pagluhod-luhod ang nasa gawas. Mampo kita magidungan kita sa pagampo sa itong pagsugod. Mampo kita amahan na mo nga naa sa langit. Pagabalaan nun unta ang imong ngalan. Panihang ang imong kingharian. Pagabuhaton unta yung kabuton din hi sa yuta maingon sa langit. Hatay kami karon sa pagkaon na mo. Sa matagadlaw, sa loa kami isang mautang, may loa kami isang nakapasay luman, sa nakautang ka na mo. Ayaw kami tugyan sa manulay, kundi loa sa kami gikan sa lutan, kay imo ang kingharian o kang kahumimaya. Hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa pagbasa sa Ingles. Sa ato ang first part, stewardship ng devotional credit, no, sa atong stewardship ministry of the Seventh-day Adventist Church. Kita ito lang kini aning country saon pag susi na to aning karon kung wa nay ngalan ng country ma ko anang ato ang tanaw na to unsay nay country diri as istorya no kay God's talent show. So ang key text diri as Romans 1:16-17, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Tasi mo the gospel of Christ on the ay no. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in the righteousness of God, rebelled from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Aning dili ma-assume ang gospel, makigsabay ni sa ato ang follow to follow nga ato ang monetization. Bahala na rin ng monetization, no? Basta dito ta makighigala sa mga monetized people, no? Kay kinahanglan po ni makasulod ang ato ang gospel, no? Nga dili siya ikaulaw kay aduna jud kuno siya, di ba? Salvation og magakinabuhi sa pagtoo. Imanin mo na siya ipanghinambog, maghinambog kalargo diya sa imong motivation. Silduhan kag dako sa Facebook. Kwaon na sa Ginoo, maghilak-hilak na pud ka, no? Mao nga ang ato lang yung ipang ko ano ang pulong sa Diyos, ang gospel. So ato na basahon ang istorya si Sarah may bida, no? Sarah and her family live in the country where Christians are not welcome. Uy, mauri. Welcome kung sasama ni South Korea ni. Kasi ko lagi gebe, no? Bising sa China, no? Siya welcome. Mga kuhan dito. Ang Christians, no? But has ways to show their love for him by their action. Uy, mapakita ko, no? Their action. When Sarah started school, she asked her teachers, no, nag-action siya teachers,
to let her have Saturday off. So she could attend church. Laka problema ra ba na ano kay dapat ang balaod ang mukuan ana no. Katukang Balmoris na kadaog kay kuan balaod mo na to Pilipinas. Nga ta exemption sa Sabado kay ato ang religious liberty. Pero sa man imong lugar kung wala religious liberty, no? Tanaw na to ni. Nga makatin sa church. Oh, but you will attend school in Saturday. Hala ka, kuya po. Maka-attend ko na siya kanang simba. Matin po siya school in Saturday, no? The teacher said firmly, ah, firmly. Bagay po, okay, pabaro pa siyang teacher. Sarah decided to say nothing more. Oh, wala pa siya nakiglalis, no? But on Sabbath, she went to church. Even though her teacher threatened to expel her, all year long, Sarah quietly went to church on Sabbath, in spite her teacher's threat. The next year, Sarah had a teacher who gave permission to go to church on Saturday. Near at the end of school year, the teacher announced the annual talent show. Sarah was chosen to plan her class presentation. Sarah told the teacher, "The only song I know are about God." Uy, sa talent show. Sa eskulahan din yan yung talent show, no? About God. Wah, naghihatag ako ang lugar, no? Ito, ma, susi. Na inipalo sa ito ang country. Sa ito, Borneo, no? Na Borneo. Pero kini tanan pa rin na ito ahaning nga, maklaro ba ni ahaning nga lugar, no? Kaya nag-talent show na sila. That's fine. Okay siya, bising God lang kuno ang about God ang iyang ko, ano? Talent. The teacher said Sarah choose her favorite song and plan motion to make the song meaning clear and take the place of a dance. The student worked hard on the presentation. Then the principal announced that the talent show would be on Saturday. Ay, ay, problem. Kaya yung sa talent show sa Saturday man. No? Disappointed, Sarah told her classmate that she would not be able to show. Her classmates were disappointed. Oh, na-disappointed siya classmate. Patuga-tuga kag volunteer nga mag-talent ka. Unya karon dili na kag kanong kay mo lagi Sabado man. What will we do without your leadership? Oh, sige lang mo kung wala siya no. One girl asks, "Will you pray with me that God will work it out so we can perform together?" O giampon nila no. Nga magatibabaw ang plano sa Ginoo, ma-usab ang adlaw, no? Kay Sabado man. Sarah Axel Prain agreed the day before the talent show, but the weather moved in. Alaka, problema na po sa weather. And the principal postponed the talent show until Sunday. Okay, na-doubt man ang weather. Wow, her classmate said, "Your God, amazing. You can lead us in a talent show." Okay, na-move man lagi sa Sunday, no? Kitaot man ang panahon pag Saturday. The performance was a big hit. A student asked Sarah for a beautiful music she had used. Ang satunggingan sa classmate, no? "Your God is amazing," no? Kay nausap lagi. Pag sa pag-presentation na sa mga talent show, no?
Now, no, you can lead us in a challenge. The performance was a big hit, no? I shouldn't ask Sarah for a beautiful music she had used. It's a song about God. About God, no? She said Sarah realized that she could share God's love with others. All she had to do was obey Him. Yang buat mobil. Some Christians go to other countries as a great missionaries. Or share their faith in God in dangerous places, like the country where Sarah lived. Oh, dangerous place that country, Sarah. Ngayahanggi po'y ano? Place free for the people who work quietly in the country so that those who know nothing about God can learn of His love and salvation. And the beautiful and regularly giving your promise offering so that church can plant more secret missionaries and places where Christians aren't well like. Oh, makatabang pa dito sa secret no, mga places nga makaabot ang kamatuoran kung gospel mo bito itong ano teksto. Asing balikon Romans 1:16-17. Uy, sawan mga gida ini pagsugod mo ni Pablo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jewish first and also the Greek, for in the righteousness of God as revealed from faith to faith, as it written, the just shall live by faith. Oh, humana kita sa manidot nga story sa ato kanang stewardship nga devotional pasahon pa kana no sa ato ang sabat lagi no. Dito nga sabat kuno sila time about kapo sa school no. Sa school sa work no. Ato ang mga pagtuon sa ato stewardship. Malargo na kita sa ato ang pagbasa sa ato ang second part Youth Devotional The Great Controversy ERP Con America's Role in Prophecy distributed by pages sa pages 114 verse 1 to 115 verse 1 sa chapter nga Hus and Jerome. So si Jerome na lang yun, no? Abasahon. This word were interrupted, the prelates, trembling with rage, cried out that need is there a farther proof. We behold with our own eyes the most obstinate of heretics. And more by the tempest, Jerome exclaimed, what do you suppose that I prefer to die? You have held me for a whole year in a frightful dungeon, more horrible than death itself. You have threatened me more cruelly than a Turk. You are pagan, and my flesh has literally rooted of my bones, rotted of my bones alive. And yet, I make no complaint, for lamentation I'll become a man of heart and spirit. But I cannot what express my astonishment and such great barbarity toward Christians. Uy, di ko ang sa research kay Paligdugang, no? Ano nga volume ng story?
Again, the storm of reverse now. Angela was hurried away to prison. Yet, there were some in the assembly upon whom his word had made a deep impression and who desired to save his life. He was visited by dignitaries of the church and ordered to submit himself to the council. The most brilliant prospects were presented before him as a reward of renouncing his opposition to Rome. But like his master, when offered the glory of the world, Jerome remained steadfast. Prove to me from holy writings that I am in error. I said, and I will abjure it. The holy writings exclaim one of his temples. As everything then to be judged by them, who can understand them till the church has interpreted them? Are the tradition of men more worthy of faith than the gospel of our Savior? Replied Jerome, Paul did not exhort those to whom he wrote to lessen of the tradition of men, but say the scriptures. It was in the scripture. Heretic was response, I repent, having pleaded so long with you. I say that you are urged on by the devil. Ere long, sentence of condemnation was passed upon him. He was laid out to the same spot upon which Hus and yielded up his life. He went singing on his way, his countenance lighted up with joy and peace. His gaze was fixed upon Christ, and to him they had lost its terror. When the executioner about to kindle the fire, as if behind him, the martyr exclaimed, "Come forward boldly, apply the fire before my peace had been afraid. I should not be here." His last word he uttered as a flames rose about him, where I pray, Lord Almighty Father, he cried, have pity on me and pardon me my sin, for thou knowest that I have always loved thy truth. Uy, kang puno Diyos na. Wapun nang iampo ni si Rome, no, have mercy on me. Yes, boy, see. But his lip continued to move in prayer. When the fire had done its work, the ashes of the martyr, with the earth upon which they rested, were gathered up, and like rows of hosts, were thrown into the rime. Grabe dito sa unang panahon. Mabuta, huwag man nagitudlo sa Ginoo nga sunugon. Patuon, maganito, no? Ang ila, sunugon. Sapak-sapak yun. Duha ka ko ng nakasunog, no? Si kana John Hoss o kini si Jerome, no? Napay nabili, no? Napay nabili niya story sa kanang Hoss and Jerome. Ato pa na siyang pala yun nun. Chapter 6 paghihapon kita ugma kay nahuman na natong basa ang atong gigeben nga mga pages. Largo na kita sa atong third part devotional for all you shall receive power. Tiri kita sa August inspired by the Spirit. Sa atong pagtuon August 5 padulong sa August 11. So ania ang atong magipangtun-an ang August
5 ito ka na nagsugod sa itong kapagtuo-pagtuon on the power, no? Kang Giovannes, divine present with Yoman. Sa itong August 6, diverse way of inspiration, the visionary. August 7, the historian, using secular sources. August 8, the eyewitness inspired to give testimony. August 9, the counselor giving inspired advice. August 10, the leader calling for commitment. Sa August 10, no? Oh, ang August 11 karon, the writer publishing by God's order. August 11 ka na ito na siyang pag-atunan karon, no? O kabana po na inyohang mga devotional diha nga after sa inyohang mga family nga pag-worship. Noon sa mantong ato ang price nga mura mo ito sa lag-MBC nag-program ay nag-cadlown kini ang isa receive power, no? Atong devotional boy, no? Devotional na kita, no? Sa ato ang isa receive power inspired by the spirit sa ato ang August. The writer publishing by God's order. Oh, ang mga writer, no? God's order na siya. And ato ang critic ng Revelation 21:5. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. Ikipakun mo, tambutang, no? And said unto me, write, for these words are true and faithful. Oh, sulat. Kay tinuod-og kanang faithful, no? Oh, basahin bisaya. Pinadayag 21:55, no? Or 5. Og ang naglengkod sa trono mingon tanawa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab, mingon sa isulat mo kini, kay kini, nga mga pulong kasaligan og matuod. Sumun na kanindot nga pagsulat, no? Ito ang mga scripting, no? Nga nung nag-script kita, no? Kay para ginoon pagpamatuod, no? Sa butang nga kasaligan o tinuod. Wala na itong isulat. Sa una lang, no? Ato, abasahon ng padasig siri. Sister White is not originator of this book. May nag-explain na. Originator si White, no? They contain the instruction that during her life work, God had been giving her. They contain the precious comforting light that God has just given his servant to be given to the world. From the pages, this light is to shine into the heart of men and women, leading them to the Savior. The Lord had declared that this book are to be scattered throughout the world. There is indeed, throughout which the receiver is a Savior of life unto life. They are silent witness for God. In the past, they have been the means and essence of convicting and converting ministers. Many have read them with eager expectations and by reading them have been led to see the efficacy of Christ and atonement.
and to trust its power. They have been led to commit the keeping of their soul to the Creator, waiting and hoping for the coming of the Savior to take his loved ones to their essential home. The future. This book are to make the gospel plain to many others, revealing to them the way of salvation. The Lord has sent to his people much instruction. Line upon line, umani sa Bible, no? Line upon line, precept upon precept, there a little and there a little heed is given to the Bible. And the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Talaga, subay sa greater light, no? Ang agmay sa ang alaki. It's like, oh, how much good would be accomplished in the book of containing this light. We're read with a determination to carry out the principle. They contend the would be 1,000 greater vigilance, 1,000 more self-denial and resolute effort, and many more would now be rejoicing in the light of recent truth. My brethren and sister, work earnestly to circulate this book. Uy, work earnestly. Ano siya natin, mga pag-distributed, no? Put your heart into this work. Uy, ba't yung kasingkas? And the blessing of God will be with you. Go forth in peace, praying that God will prepare hearts to receive the light. Be pleasant and courteous you by a consistent course that you are true Christians. O nagi consistent nga work. Ato apagin na siya klarohon ang consistent. Kasi klaro-klaro na. Araman na siya, no? So, absurd, consistent. Ang iyahang syllables, ga-syllables siya sa kon. Unyang iyang sis kay sis maningan ay T, no? Unya, ent. ENT. Transition? Consistent. 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 So, acting or done in the same way over time. Oh, consistent na, no? Bising, balik-balik na imong gihimo, no? Para kanang lahutay ba over time, especially so as deeper or accurate, sabi na kano accurate ang imuhang mga pagkaan, compatible or in agreement with something, so napagilay na siya consistent, no, unchanging in nature, standard or epic over time. O mana siya dili siya makapuyan, no, unsa man iyang mga naandyan nga pagbuhat, no, consistent. Diba, over time, course that you are true Christians. Ano yung mga progression? Walk and work in the light of heaven. And your path will be as the path of the just, shining more and more unto the perfect day. So, mabasa na sa review on Herod. Mano, ito na, ito nang yapong baliko na ito ang kanang iyahang kritiks, no? Kay Kang Ellen G. White, kipadasigan, no? O niya, ang Bible, pagkid, no? Niya, magabuhat kita. Diba? Para sa Ginoo. Consistent, no? So, ang ato ang ketek, Revelation 21:5. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. So, Revelation 21:5. So,
mana kita sa ato ang third part og nasakop na nato dito ang ato ang mga devotional, ang first part, second og third sa ato ang mga promiser. Let's go, no, count in kita diri kita sa itong mga Sabbath call, no, ang ato ang Sabbath call mga listener, no, magtutuon sa pulong sa Diyos, no. So atong mga Sabbath call ang part 5 og 6 nato nga part, ang part part unahon nato ning end verse, no. Sabbath call sa itong mga senior year tingnan daw sa mga professional third quarter na buong Leviticus og ang latong lesson 7 ministry. Uy, mahiga lang magkisunan kinibaya ato ang mga Sabbath ko sa atong mga youth, mga personal na ni, wa pa ni siya na-apply sa ato agin nga local, no? Maong mahimo pa ka mo ka sa inyong mga personal nga mga Sabbath school, no? Sa ato ang mga youth. O niya, i-apil na lang po na inyo ang ato ang hamtong kay mga maginang ato agyong gi kuan karon ang Sabbath ko sa atong mga hamtong. Nangaka-advantage sa atong mga youth kay duha ang ilahang Sabbath school, no? So, manimular ko kadiha sa ato ang mga hamtong, sa hamtong manggid na, no? Dapat na kay Sabbath ko sa ato ang mga youth, no? Pero rin na nato siya ma-apply sa ato ang local chat, mahurot ang atong oras, no? Nakasit na siya, consistent na ang atong mga programa, no? Mao nga, na ay Sabbath ko lang ato ang mga youth, pero mo ni siya sa personal. Magkuha lang ta sa ato ang gipanghatag dito sa ato ang mga leader, yun kay magkahiusa ta dito, no? Mopili ta base sa ato ang edad, di ba? No? Na ay mga Sabbath school dito, ah, no? Hindi, kay wala man ta ka-identify kung ahata po nga. Kuan, mapunin, mahurot po na to. Naatay pang professional nga mga batan o napuntay pang junior youth po niya, no? Pero mo na siya itong ikuan. Bisa itong edad natin Sabbath school, no? O niya mo na itong padasigan lang ta sa teacher magsalig, no? Ma-adto ta dito. Ato na sige banggit-banggit kanunay, no? Ang ato ang length, dili na siya length bait, no? Kung dili para gina sa kaayuhan ginoon na ito tana, no? Sabbath, that is called that adventic that ayo. Diha kita magkaiusa nga website kay tanan mana siya nga Sabbath school. Unsa man tinong mong is-isnit pang adult sa tutanan dito, ah, pero ang Sabbath na school that adventic that ayo, kompleto na diha. Bisa mo edad na ay mga Sabbath school dito, ah, dito ka magpili, no? Oh, largo kita sa ato ang Sabbath school sa ato ang in verse, no? Out and quarter, the book of Leviticus, lesson 7, ministry. Onya inquire. Uy, naamrit yung mga husayon, no? Mga ikitagtabang sa ato ang master teacher sa pag pasantop, no? Sa pag review sa itong mga tunan, yung mga pangutana nga mahusay na ito. Pangampo kita para sa kaalaman nga makuha na ito ang balang esperto nga pagpasabot ka na ito. Mangampo tadil sa iyahang mga paghatag sa mga bendisyon sa pagtubag sa mga question. O Lord, I get up and down my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. So kana nga pagpangayo nato sa kalandragan, maabot ka na dito sa hamtong nato pag-ampo. So ato nabasahan ang iyahang insight. Diba, mga tukta sa iyang website, no? Kay kanalagi ang ato ang inverse website, ito na siya largo, no? Unya, para ma-unity, wala siya gitagaan lain pa nga website, pero na siya sabat.adventic.io, no? Para sa ato ang inverse. So, pilion ninyo to ang kana in verse, no, unya lesson 7, no, tapos ang ato ang Friday nga pagtuon. Kuna siya kana sa ato mga youth no, nga natay in verse sa personal, diha gyapon magkahiusa, no, dili kay magkahiusa
nagka sagol-sagol na hinunta dito sa Hamtong, no? Diverse na siya na atay bahin po nga itong Sabbath School, no? So, welcome kita sa Insight Friday, August 11. At tultula na kay Gituplok ninyo to ang Friday. Inquire. Share insight from week memory verse. Uy, share ko ng insight sa week memory verse. And study as well as any discoveries, observation, and questions. With your Sabbath School class, group, no, consider the discussion question with the race of the group. Tabang na bang discussion dito, ah. Hamtong na bang pang-discuss na to. Wow, ang ganit ay. Sa Sabbath School sa to ang mayut, no. How does the fact that you are a minister make you feel? Uy, ganito pag-con-con minister, no. Make you feel. So, journal ka na. Discussion pag-it sa mga pagtuon. Daghan mga hinoy pong maagi ato ang minister, no? Okay, kuan man ni, di ba? Ministry ang ato ag yung kana na karong nga semana, no? Mo nang unsay punoy kamatuoran, katinuoran, no? Sa pag-minister, unsay imong mapil, di ba? Inod ganitong kuan kid nga unsa kanindot ang mga tiil, no, nga magalakaw kadto pag yung kuan, no, nga I'm not ashamed of the gospel kay na I salvation lay by faith ang matarong nga tao sa Diyos, no. Ano ba? So ikaduhang question, what ministry opportunities are available or need to be created in your church or community? Unsa kuno ang ministry available, no? Nakadepende man sa sitwasyon, no? Diba? Unya kana sa pagplano, no, sa pag organisar ministry na to. Laban sa ministry kada bulan, pero ministry na to, no? Natay wali, no? Unya, katungkuan ka ng ministry, good nga. Makatabang ka sa nalunupan, nasunugan, no? Mabuti na siya kung gikinahanglan po na siya ng mga time, no? Nga sabay-sabay ka ni ana, no, manawagan o repacking, apil-apil po ka repack, no, pag distribution sakay-sakay po ka dito sa distribution kay apil po ka dito muhatag ka ng mga, no, na ana siya nga mga panahon, no, katong uy kay mo Pasko, no, pasulod na kita sa Pasko na yung mga food feeding, no? Diba? So lago kita sa ikatulong pangutan na has God been calling you to particular ministry, no, by calling? If so, explain. Oh, sa to ang kanya-kanya gituntana na siya nga life nung makatubag ni ana, di ba? Kaya kinatong gibuhat, consistence naman gini, anong ka-consistent man taan eh, no? Kaya maumang gini ato ang na palihunan, no? Mitras makahimo pa kita, no? O niya, kini, mawala gini atong gilaban sa pandemic crisis, saan man nimo? Kuhaon na nimo nga ato nang ipaglaban sa pandemic crisis, no? Magapadayong kita, no, sa kalisdanan o sa tanan nga panahon, no, nga doon na pa kita'y kahigayunan, di ba? So, tirikin nyo, sa to, give ko no, koan, social media ministry,
oh nya karena sa makon gihapon natin sa tibok ng kalibutan no. Pero daghan pa kita kanang mga gipagkuan gid sa personal kibali no. Kay wara ta kanang naghawid no ang ato ang pagpadayon sa pag particular nga ministry kay naa kitay yabi nga gihawiran no og dako-dako kana nga responsibility no naa ta yabi sa charge no. So sunod nga pangutan na, how high is God's standard for His praise and minister? Oh, God's high standard. Kay mao lagi itong mahimugan ikang priesthood nation, no? Royal priesthood. Tanaw, ragod na nga iyang pagputang, no? Rabi ka, high. Unya, napay koan, be perfect as your Father in heaven is perfect. Sumagi na siya, no? Para makasulod ka sa buluhaton sa Ginoo. Kay ministry man, no? Mato mahimo kaniya nga gitalaga kaniya, di ba? Mamri siya ang oracle of God nga itong pagtuon kaya po, no? Di ba katong ang tao nga magasulti, kinahanglan. Di ba kinahanglan man ito? Magasulti siya, ingon sa pinulungan, sa pulong sa Diyos. Di ba? Ang tao nga magalagad, kinahanglan, nga galagad, nga may kagahom nga hinatag sa Diyos. Di ba? So di siya basta-basta yun, no? Sunod, in what ways does God empower us to be all that we want to be in ministry? Oh, empowers, di ba? Tanan kagahom, gihatag ka niya, o gi-empower ta niya, no? Nga panlakaw ka mo, di ba? No? Kato himuah nga tinun-an ang tanang kanasuran, no? Mubi itong edify ato gitun-an kay mautong edify makahatag o instruction, no? Pwede ba kung na ni mahimuong tinun-an ang kanasuran? Pwede ba sa mahimu po ka niya nga teacher sa tibok kanasuran, no? Pero mauna siya himuah nga tinun-an ang tanang kanasuran unsa imong impang input, no? Ang pulong sa Diyos, mga pagtulunan sa Diyos, no? Unya maisa dayon kita, no, sa pagkatinun-an ni Jesus, no, sa pagpamautismo kanila, di ba? Sa ngalan, sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ito ta maisa, no? Mahimo ka nga tinuod na dayon nga tinun-an kung nabautismuhan ka, no? Sa ngalan, sa amahan, sa anak ug sa Espiritu. Ug atong makuan nga isip tinun-an ang Ginoo magauban hangtod sa kanat, di ba? Katapusan sa kapanahunan, di ba? Oh, Mateo na siya 28, no? Verse 18 para siya padulong sa kanang 20. Sunod nga pangutan na, how dependent are you on your charge, on your pastor? Uy, dependent. Depende na kung kanang kapangsyon gyud maayo nga pastor, makadepende ka, no? Pero naay mga lugar nga di kayo maadto ang pastor, mana siya ang amuparupod, no? Ang ato ang mga members dapat diha, no? Nga sila magpadasig. So kanang dependent sa pastor, ang pastor manginahanglan pag ina siya tapang, no, sa ato ang mga board, no, church board o sa ato ang body, as body, no. Kay malaki to unified body of Christ, kibali tantanan, no? Dili kibali pastor nga kanang
iyang pamalakad mo raog ka ng diktador din na sa pwede, no? Depend, no? Magdepend mo tas pastor, pero adunay pagpanaghiusa. O, taas ka niyong pangutan na rin. Pangklaro na to. Sunod, how might God be calling you to assist your pastor in local church ministry? O, assist. Kauban galita ni pastor kay naasay parihal ta na yabi ani. No? Diba? So, maka-assist ta. Tamoy mo pastor ganitri. Ano pero kamuun sa inyong matubag niya may gala, no? Diba? So, masis lang ganda kung panahon to si Bama ni Bata, no? Para madasig ang ato ang pastor. Kung na yung mga activities, support at as activities, no? O, bisrog yun na sa ato ang mga kung ano, nga mga pag-practice sa atong i-practice. Kaya kung naakay pag-participation, malipay na, no? Ato ang charge maka-assist, no? Assist, no? Sa ato ang mga deacons, klaro, natin yung mga deacons, atong mga deacones, no? Ang atong pag-assist, ang pag-servisyo sa during sa atong mga pag-charge, no? Pero apil nato ni ang ato ang baptism. Kung naano ta sa baptism rites, dapat mag-function ang ato ang mga deacons, deacones diya, no? Dili kay mag-meeting na ibautismo, nag-meeting, apil na sa inyong gitrabaho, ano? Nga mo suporta mo pag na mga baptism, maka, di ba, muhatag mo time diha, no? Kaya na ay kinahanglan asisan. Diba, may kasila na, kaya na nila. Hama na nga to ang mga gikwana na gi kanang plates, no? Di pataas rabang mga kamot. Unya, gamay rang time, no? Walay participant ni ana. O, asay sa pastor, no? Local church. So, naklaro kita diha, mga, no? Napa, daghan pa yung question. What kind of ministry training is offered at your church? What training do you wish you had? Ako to training, mag-seminar ko noskuan. Wali ang butaman to, pero kasar, nahimo ba to? So, daghan pa to siya, no? Basta, planuhon pa siguro na siya. Sunod nga pangutan na, what do you think would happen if ever local church release all its pastor to go raise up a new congregation at the Adventist church used to do? How do you charge per an event? That responsibilities would you take on? O man siya nga kikinhanglan yun ang tambayayong, no? Dili lang sa college pastor lang tanan imong pasagdahan, no? Dapat na agi kunoy kanang pagsuporta diya sa mga kaisuuna, no? That event, that responsibility would you take on? Ma-appeal ka diha, no? Sa mga responsibilidad para malagi ito ang assist, no? Maka-assist ka sa pastor ang buluhaton padasig sa ato ang Sir Pablo, no? Magduyog sa kalipayan, sa kasubanan, panana siya, no? Para mabatna nato ang as a body of Christ nga magapangsyon, di ba? Walay maglabaw-labaw po diha, no? Kay kasi atong gisugdan, no? Nga naglabanay sila ang tiil. Ngayon ambog ang tiil kay kusgan ko. Madakta ka dahil babaw tiyan, no? Ningon ang tiyan nga, madako ni mo, pero kundi ta makakaon, tumba mapunta, no? Di po ni mo mada, no? So,
So, humana kita inquire sa atong mga pagtuon sa kabataan una na unsa man atong pagtuon iabot man ta sa mga hamtong dito. No? Inout nga nakaklaro kita pila nga to ang mga posisyon, no? Nga magampanan nato as minister, no? Assister pag kita sa minister, no? Unya, next na kita. No. Let's go na po sa to ang Sabbath call sa tong mga junior youth nga murag mga hamtong. Oh, cornerstone connection, line in the sun. Ato ang third quarter, lesson 7, behind the walls. So, kainara nila pa ang isa ka oras, no? Ba, basahon na ito ng Kuan Kitex kay Bernice na. Joshua man siya, Joshua 6:17. The city of Jericho shall be under the ban. Oh, maninindot, no? Pero sa ban na ay maluwas, no? It and all that is in it belongs to the Lord. Only Rahab and harlot. Maninindot kaya nga teksto, no? Rahab, no, the harlot, and all who are with her in the house shall live. Diba? Pagkanito tayo. Shall live because she had the messenger whom he sent. Kanawara na, no, ang kanang pabor nga gihatag sa Ginoo, no, kay naka-assess kay bali si Rahab sa messenger, no? Diba? Mautong under ban or under kanang destroyed, no? Ban man ano? Under destroyed na gid ang Jericho diha, no? To be destroyed na siya, no? Kung kuan pa, kung misilan pa, misilan ang kanang Jericho. Pero na ako no'y maluwas nga pamilya diha, pagkanigusto kayo. No? Mauto kang Rahab. The harlot o ang iyahapag yung panimalay kay maugto nakatabang kibali siya sa Ginoo sa katong pamaagi nga naay mga messenger iyang gitabangan. Oh, dogang pang mga teksto ipabasa na to sa Friday. Ephesians Ephesians chapter 2 verse 8 og verse 9. So naabay KJV 3, natay KJV. So ni Bible portal bago po niyo. Dito nga Bible portal. So nagkanayon. For by grace are ye saved through faith. Di mga ano, pero naging sa grasya. And that not of yourself. It is the gift of God. Di ba, pinaging sa grasya, no? Naluwas. Nga nung naluwas. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, gift of God, di ba? Saan nang nag-connect diri? Grace, faith, gift of God, di ba? Not of work, lest any man should boast, di ba? Walay makapang hinampog, no? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto God works, which had before ordained that we should walk team. So makalakaw kita uban sa Ginoo, no? Oh, ang sunod tibok chapter naman yung sunod sa Romans 5. Ano na ito ni Ron?
Nah, iki JB. Setelah untuk dagangan bani sekselot. Ah, 21 ke verses, no? Romans 5. So, napa kita time? Gamito na to ang application para maminaw kita sa Accessibility Advocacy. So, katong mag-CR, malibang, makahimo siya time, mientras, dadaw naman ang cellphone, no? At yung ipabasa, ato ang Accessibility Advocacy sa Romans 5. Nga tibuok aduna siyay kining verses nga 21. So katong mainom tubig, baka inom og tubig, pero makapokus gihapon sa paminaw, no? Kaya ito kini ipabasa ato ang application. Read aloud kita. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. And patience, experience, and experience, hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also as the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, says the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So mga katuwa ito ang gibasa, no? Sa Romans 5, tipo kibali nga chapter, ito dito itong gibasa. Ang kitiks na ito, nga therefore being justified by faith, no? Katong gift of God, grace, no? Gift of God,
daghan pa to yung mga gipang pasantop, no? Masa nang kinalaasan diri? That a sin hath rained unto day, even so my grace rain through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Di ba? Ang kuan nga first nga Adan, si Adam, ang second si Jesus Christ, pero ang pakigpangi, no, nga gipildi sa Ginoo katong una nga nahimo nga sala kamatayon sa tanan, pero siya pod ang una nga motubos para makabaton pod kinabuhi ang tanan. So nakuha na nato ang mga key text this week. Have been thinking a lot about unsa atong itun-an ini nga semanang huna. Narito ang trust, faith, and our salvation by grace through it. It is God's grace, oh God's grace. And the faith is that grace that saves us. Into this reading, we see how God saved even the most sinful of sinners. They just believe in Him, like Rahab, diba? Si Rahab. We have the evidence of what God can do if we trust Him. Diba? Kumusalik sa sayan. Unlike her, sa tukong pastor, sirano, no? Harbor captain. Kung wala ko ni captain, ay harbor captain. Saligan ko ni mga harbor captain, no? We owe to give him a chance kat yung mga messenger ganito. So, mga nang ka-importante dito sa itong pagtuon ni ng semana huna, trust, faith, and our Savior by Christ through faith of Jesus Christ. Okay, all right. So let's go sa ato ang Sabbath call sa atong mga hamtong. Dire kita sa atong 6-part Bible study on a lesson, study on the words, a marathon lesson 2023 communion with God. I will gospel sa atong edition nga 7-part. Oh, magpili mo, choose you this day. Pili o ninyo, narabok ka mo sa video, kay makita rin natin video, naka-display na siya, no? O niya, kung pili on ba po ninyo ang ato ang lesson nga gipalit, no, o kabanan ng priority. Pero dugangan pa ninyo, kay para asa magandain ng cellphone, no? Namatay cellphone, no? Gamitan lang na, no? Kung na-i PDF, no, ang PDF sa application na to, duha na siya sa Sabbath call, no? Ang SSQ ang ato ang sa General Conference, ang Sabbath call ang PM, no? So, kung dili na mag-application, magsabay na ang ato ang hard copy o ang ato ang website. Mato ang website nga tibuok nga ato ang pagtuon bising unsa nga mga ages atong Sabbath call, no? I-browse sa inyong mga Chrome o duha pa ya atong Chrome, no? Gituyo na duha ang Chrome para pwede diha na ay panghamtong, no? Bahinon ang samtong ang sa katong daan ang sa ato ang mga youth, no? Pero by tab ra man siya, pwede naman siya itab-tab ni mo, no? Oh, i-browse sabat.school.adventic.io. Oh, pangitaon tong Ephesians na to, i-click ang ato ang lesson 7
of Naas Obos. Ang Friday, August 11, Father Taught na kita. Welcome kita ang tutuon sa pulong sa Diyos, learn of the scripture, mga kapaglaong makulandong brethren and friend, minahaligong maplangga sa Diyos. Mga kapagtuon, lugangan pa na ito pagtuon unya sa to ang side B. No? Sa ating teacher's comment nga edition. Okay, so good na kita sa atong Friday nga insight nga pagtuon sa ato ang Father Taught. Nagkanayon diri, two notes help to expand our study. Oy, na ako na ito, note sa Ephesians. Uy, taas na ni, taas oh. Sa Ephesians chapter 4, verse 7, maabot, mabunsag chapter 6, verse 24. Oh, iyahang explanation. Translating Ephesians 4 verse 9, some translation indicate that the days didn't occur before, as example, just KJV. He also first descended, oh, mga version, KJV, RSB, ASB, NASB. Other translation followed the Greek text more closely, leaving the issue of the timing of the ascent and descent open. Sa example, sa NIV, what does he ascend mean except that he also descend to a lower earthly region? Apang version, ESB, AFCB, LEB, NLT, which allow for the views. Sa website, mabasa niyo man ang kalain-lain nga version dito, ano ka nang ipang ko ano. X-Races and the Tuesday study that the narrative order sa Psalm 68:8-10 should be followed with Christ's exaltation to heaven, the ascent occurring first followed by descent. Gipos-pokos pa na ito ng katong iyong pagsaka nga daang gi-experience sa ito ano, kung anong Pastor Serrano, no? Nga kanto ko nung pag-asin niya nga da ang binihag ng mga bihag, murag ka nang naakibali daog ang dala sa Ginoo, no? Di ba? Adi, murag ma-apply diha ang kuan kanto Diego Lila ga San Pedro, no? Kay sayang pag-asin na ay bihag nga dala, no? Na-feel di sa kuan kasay na mo, no? Di ba? Pero ang bihag, no, nga iyahang under control mao na ang iyahang mga sumusunod, no, mga disipulo, bisig wala pa siya, no, wala na siya, no, na siya ay mga tao nga under gukdonon sa lipunan, no, mga mabihag ra gihapon, pero mao na bisig gukdonon sa lipunan, no, kay ato natun-an sa ato ang stewardship, no, nga country nila, no, secret ra ang ilang pagkuan kay bawal sila ang kana, no, pero kadtong naghimo ni ana, even though bisan pag bawal, no, mahimo siya nga captives kay ang iyahang pagbuhat, di siya ka boylo, no, pero makapadayon siya dito ma-identify, no, nga wala gyud sa ka kanang estado ni mo, no, nga kanang maka identify ni mo nga nakaupan ang Ginoo, no, dili kay sa panghinambog kay dili kani mga bihag ani na iyang mga pangkaubanan, no, should following Christ's exaltation in heaven ascent occurring first, no, occurring first followed by this descent in spirit. Ah, mo puning ipasabot niya. Mobiya siya unya descent, no. Ang descent sa Holy Spirit ay kadto, no. Katong mga nanugpa nga murag mga kalayo nga dila, no. Wala siya ka kay ang sabutan man lagi nga descent nga ang nakita ninyo nga pagsaka o ang pagkanaog makita ninyo sama, no. Pero dito na sa kanang second coming. Pero kanang ipasabot diri nga descent, kanto ni Holy Spirit, no?
nga nikalit na nagpangabot sa ilahang mga ulo ug nanugpa, no? Ug mao nagsugo dito ang Holy Spirit, no? So mao siyang una na tunga explanation na ikaduha diri. Leading captivity captive, una man explanation diri ano, gi-quoting niya dito asa Psalm 68:18, you have ascended on high, you have led captive your captives, no? You have received gift among men, even among the religious also, and the Lord had made you welter. Di ba man siya nga naga-leader siya bisan pag mga dinakpan, no? So dito na siya ang explanation po, no, sa panahon ni Jeremiah, no? Nga nato'y nagkasumpaki kay naay ka prophet-prophet nga ang iyang pagka-propeta nga mag-lead siya, ingno niya ang mga tao nga dili ta magpaulipo ni anang sa Babylonia, no? Kay dili gusto ang Ginoo nga maulipo sa Babylonia, kapataka ba, no? Pero ang Ginoo nga gusto siya nga mag-lead siya nga ulipo siya sa Babylonia, no? Ang iha paging ipasantop dito nga mura sila tag-iya kay magkaon sila, magtanom, mamalay, maminyo, mga asawa, tanawara good na, no? Normal nga pagkaulipon, di ba, siya lead to the captives, no? Kay bisang pag maulipon, di ba, man siya teksto nga Jeremiah 29:11, I know the plans, di ba? Plans not to harm you but give you hope and a courage, di ba? So iya nang gipadasigan para makasunod ka unsa man ang iyang kanang ihatag nga journey sa iyang katauhan, no? Naa siya gipasantop diha nga harm kay maharm, maagi magikagharm lang man ka captive ka, no? Pero sa imuhang pagka-harm, no, na ay hope, di ba? Uy, sa each, no? O niya na ay hope, no? Muna siya nga, diha magagiya ang ginoobis ng pag-captive, no? So, lahi po ito kang pastor sila, ano, no? Nga ka na dinaog, no? Iya po ito. Pero muna siya, nga dito na siya basihan sa Psalm 68:18, no? From the Greek word, Greek Old Testament called Septuagint, an ancient Greek translation of the Old Testament, Paul uses phrase, I patience for it, that read literally, he took captivity, no, captive captivity, reflected some translation on, ako yung translation? Sa KJV, NKJV, NRSB. Okay ng mga translation, no, nga kuan pasig dili mo maka kuan man ang nakagamit na gidang ato ang mga internet ani, no, kay para makasabot man dito ra na mag-search mo aman ni, no, Ephesians 4:8, no, butangan dai ninyo nag KJV, no, makita ninyo na Ephesians 4:8 in KJV, o makita ninyo na, no, unang wala lang tadiri sa istorya, i-action ninyo na dito sa website, no. But it is widely apparent to men. Helok as prisoner, a group of captives reflected. Oh, dito, in the version of all sa ESB, NESB, NIB, etc. 70 Adventists have often understood the phrase to refer to Christ, act and taking back with him to heaven as his ascension. Those raised in initial resurrection at the time his own resurrection. Ah, katulagi kong resurrection, no? Oh. Kaya naman ito lagi gipang bayaw po nga nga buhi ka patay. O tanawan ni Ray, Matthew 27:51-53 nga mga verses. And behold, the bell of the temple was torn into from top to bottom, and the earth shook, and the rock were split. The tomb were open and many bodies were sent. And fallen asleep raised. Sanawa na good na. Sila kakudak ana. Nila kakudak ana. No? And the coming out of the tomb,
After resurrection, he entered the holy city and upper Jomini. Oh, tanawa. Upper Jomini, pero sa holy city na, dili na siya sa city. Sa ko, alo. Kaya basig mahimong sumbi, no? Gida na sa Ginoo dito sa iyang holy city, no? Manang naay siya dala nga captain. Oh, mga linawas, wali ay ito, no? This constitute a wave ship. Uy, wave ship there, you know. Or first fruit of the redeemed. Oh, man, yung pasatok ni Pastor. Gaya, no? Sira, no, no? That he present to the Father in his return to the courts. Or heaven. Komentary pag-iday na siya sa Desire of Ages, no? Alternative. Oh, Colossians. Ito na po. Alternative. Colossians 2:15. The passage could be taken as particular Christ conquest over his foes, Satan and his evil angels who are portrayed as defeated captives. Oh, no. Satan na captive din na defeated, no? When he had disarmed the rulers and authorities, he gave a public display of them, having triumph over them through him. O, mapo na siyang captive ka na pilde ng pusitan diha, no? Oh, mag-discussion question na kita kaya hamubo na lang ang time, no? Pero, mag-lesson review po man kita, no? Kunya mga question pa ang ato ang pangbasahon. Gamitan na inyuhang mani siyang mukadali, no? Yung mga hard copy. Kaya magka-listen review pa kita. Baka magka-listen review diya sa ato ang klase sa sapat, no? Ah, lesson 7, August 5. Padulong sa August 11. Kita ito lang, the unified body of Christ. Ang atong memory text. Sa Ephesians 4:11. Padulong sa 12. And he gave the disciples and prophets and evangelists and the shepherds, o naman dito ang shepherd, unsa ni version ni ESB, and teachers to equip the saint for the work of ministry, for building up the body of Christ. So, klaro na kayo na siya ka. Kung ano? Mana sila na ipuluhaton. Ah, magkana, igala, no? Di ba? Oh, dito sa evangelist, no? Kay kanang maka-evangelist man ka, di man na siya manginahanglan o, di ba? Kining apostle, prophets, di man na siya manginahag-eskwela. Kining ato ang mga pastor sa shepherd, kining mga teachers, kay nana na siya, dagan na siya sa ato ang constitution nga mag-eskwela, no? Pero man na siya, dagan man rin nga linya na to, no? Di ba? Nga maka-equip, di ba? Di na bagi sa mga bala, ano? Sent work on a mystery and building up the body of Christ. So, mura pagi ka kanang maghimog balay, no? Appeal ka diha, no? So, nindot kayo ang ato ang kitiks mo na siya. Dari kita sa Sunday, August 6. The unity of the Spirit, ang ato ang question dia, humility, gentleness, wisdom. Think about how the attribute would help unity or unify as a people. How do we learn to cultivate the virtues? Virtues, gugma man siya, no? Kaya nasulod ang humility, no? Yung i-cultivate nyo ng virtues, i-practice ni mo kina siya, no? Kay cultivation mura kag kanang diri magudang cultivation sa kanang tanom, no, sa tanom, di ba? Or sa mga gardening, di ba? No? Mura kag na kay giatiman, no. So na siya. So Monday August 7 together as one in the one. Sa ni to to di ba? TOO, no. Together as one in the one. Ang ato ang pangutana diha, read again Ephesians 4:4-6. How does it make you feel? How
Should it make you feel knowing that it says about our unity and with God through Christ? Uy, pila. Ito, pila, isa kita sa Ginoo. Ah, oh, sa Tuesday, August 8, the exalted Christ giver gift. Oh, katupon ng gifts, no? Oh, iyang pangutanan, however, if this few verses in Ephesians may be, how can we learn to comfort from what they show Christ has done for us and will do, especially when we will feel, oh, mapuno ta the things everywhere with himself. Ama, tungko ka puno ng police of God, diba? So next kita sa Wednesday, August 9, Gap of the Exalted Jesus, kasama na gihapon. At pangutan na rin Ephesians 5:4, what more could we have been done? My vineyard, what I have not done it. Yung mga kayo, ito na mo nga kung ano. Think about the verses in the context, what God has given in the ministry of Ellen G. White. How does it apply? Ano rin kamasaad kay itong tustuan pro, no? Daily lagi mga bata, no, mga hamtong na matungi pada siga, no, nga ni Pastor Silano sa inyong gipaminawa, no. O niya, adun ako no'y pagpanaghiusag yun. Diba, from General Conference, ato ang Union Mission, diba? Conferences, no, ang ato ang magkahiusa tadiha sa ato ang charge manual, no? Charge manual o sa ato ang 28 fundamentals, no? Beliefs na ito. Diba? Manang magbasa kita, no? Magbasa ta na, charge manual o ato ang fundamental belief para na atay pagpanaghiusa sa charge, no? As o niya ang ato ang Bible, ikin ato kalimta, no? Ato pag yung mga spirit of prophecy nga mga box, no? So sa Thursday, August 10, growing up into Christ, atong K-text, what are some of the wind of doctrine, or the wind of doctrine blowing through our church today? Ay, sa church na ba? And how can we stand firm against them and being answered in the class of Sabbath? Ang sira na ba rin ito Sabbath, no? Pagkailain lang kung diriya sa atong sulod, no, batayan ni mo na yung mga exclusives, no? Nga, di, kung maluwas ang mga karne, batayan ni mo, no? Kuan na lang, kanang vegetarian, pada kuan nila, unya, napun sila ipakuan nga, kanang mamundok, no? Countryside, no, batayan ni mo, no? Di ka ma-win of doctrine, no? Mga nang kawas ng inoon sila, no? Di ba kay ambot, nga palid, no? Pero kung hindi kasgawas nga Charles, mata yan, naginig mo na kay lahi na kay na ilang kamaturan kuan po na, no? Mamarog raba po na sila nga kuan, manguha raba na sila gilahang mga teksto-teksto, no? Pero mata yan, ginig mo kay mailad ka kung hindi ka makapokus, no? Dapat pirita sa tinuod yun nga kamatuoran, no? Ah, discussing question na kita, mga higalag, mga kaigsuunan, adunay tulo na apoy mga teksto on a comparless of spiritual gift. Uy, mga spiritual gift sa Ephesians 4:11, ang mamantong kuan apips, no, apips wadalay sa 1 Corinthians 12:4 o sa Romans, what difference and similarities do you observe? Unsa ko na ma-observe ron? Daghan man ino. Ato naman siya kuning nangabasa, no? Kining 1 Peter 4:10-11, kay mani atong takol, ato ang tema sa ato ang load system. As each one has received a special gift, oh, special gift, employ it, and serving one another as good stewards of the manifold grace of God. O nara, kung manifold grace of God, however we speak,
As to those who, as one who is speaking the utterances of God. However, serve as to do as one who is serving by the strength which God supply. Oh, ang Ginoo na nag-supply. Iyang pag-alagad. So that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and dominion forever and ever. Amen. Magin na siyang mununaon para dito na padulong di kang Kristo. No? What difference and similarity is to observe. Oh, maragot to. Agod, no? Nga, naagikunik sa Ginoong tanan. Di ba? No? O, largo kita sa ikaduha. Yun sa class ninyo ni Isgutan. Ang last talk about some of the wind of doctrine blowing the charge today. Okay. Itampoy yung mga idea, no? Para maklaro. Today, notice how Paul says that we would not be blown about by this wind. That be a specific way that we can help protect ourselves and other in the charge from damage that this wind of doctrine and plague upon us. Matong ipasantong sa toon ni Paso Silano, no? Natong pagtuon as unified body of Christ, no, as church, no, Seventh-day Adventist, ang sa fundamental beliefs, ug i-apil na nato ang ato ang church manual, no, di naman tayo naglibro, ana, i-search ninyo na sa ato ang website, no, Seventh-day Adventist church manual, ug Seventh-day Adventist church 28 fundamental beliefs, pabasa na ninyo na ay PDF, ana, ihatag, no, di ba? Huwag diha ta magka-unify diha. Nga di ta maglapas-lapas, di ta makahimog atong laing balaod, no? Ay, huwag balaod sa kanang monetisyon. Himo-himo sa diyang balaod niya. Di, ribatal po sa isa, no? O niya, bawal man ang debate diha. Bawo, no? Kanang ko ano, na yung mga kasayod sa ito ang mga balaod sa Facebook, no? Nga, di ka magprograma diha debate, no? Naman gani. Atong kuan ka programa debate, bawal man ang debate, no? Religious belief bising unsa, no? Bawal na sa motivation, no? Siguro di sa motivation, pero bawal po na siya, no? I-correct nimo, ang sayop. Bisan pag i-correct nimo diha sa imuhang katawhan, mahulog naman na siya nga debate, imo ra gud nang ipang PM, no? Di na siya pwede, bawal na siya, no? Mao nga ma-demotize ka diha, no? Di ba may iba ni atong koan nga grasya ra gini tanan, no? Kanang multisyon nga inyong dagko kayo inyo ng kwarta. Grasya ra na sa Facebook, wa may panghinambog ana kay, no? Gihaguan ninyo, unsa ra ba na pag-add-add ra man na inyong koan, no? Ang video, pero sa ginuora na, no? Naghihatag ang kwarta, habang ko na nagkuha kwarta ang Facebook, wa gani na siya kayo kuan sa mga advertise, no? Mao nga mahulog ra na nga grasya sa ato ang Facebook, no, sa atong mga monitoring ang mga tao, no. Mao nga bawal na siya, no. Mao nang magklaro kita, no, mga members, no, mag-download kita ang PDF, no, ato ang charts manual sa Seventh-day Adventist charts. O ang ato ang 28 fundamentals belief. Nakapaskil man to sa ato ang koan. Lesson sa una. Review-reviewan ako ninyo itong basa, no? Ambot na basa unahan. Basa na ato siya, no? Kay maura itong gihapon ang doktrina na to, no? O, largo kita sa ikatulo, pang last ng pangutana. Paul is resisting patient at the time of unity. O, is resisting unity, no? But do we seek unity at all costs? Pangita ba natin ng unity at all costs, no? In other words, what point can we desire for unity become counterproductive? Uy, kaya wala na counterproductive. Okay na, tara to productive lang. Na may counterproductive, define. Uy, na ay counterproductive. Yang sila boss, the recount, unya, buwag na mood sa ter, pro, tapos dak, nya, tib. Pronunciation. Oh, minaw.
natural active, having the opposite of the desired effect. Oh, opposite ng desired effect. Mara siyang counterproductive. No, example, that is when the disaster was unsuccessful. Unsuccessful. And perhaps even counterproductive. Mauday siya, unsuccessful. Imbis masuccessful na unsuccessful, no, na makontra, no. So, mauna diha, no. Nga, imbis na ang unity, no. Madisunity na hinong ka, malaki siya ang ipasantok, no. Nga, rili ka ma-win of doctrine, hindi po ka manobra sa imuhang kaalam, no. Diba? Mato atong gikuan nga subayo nato, diba? Sa ato ang Facebook adunay policy diha, no, ang monetization policy, ang kanang partnership nga policy, no. Ang ato ang community standard policy. Sudo ni mo na, diba? Unya malapas ni mo na kung wakay basa-basa. Inana ra gihapon na siya, no. Para dili ka mag-counterproductive, mag-basa na kita, no? Diba? Sa itong mga kaisunan kayo, mamagin niya itong itunan, no? Ang kanang unified the body of Christ, no? Kay mo tapos na kita na ini. Idugang na nato sa itong listahan, no? Nga, natay Bible, magbasag Bible, magbasag Spirit of Prophecy, kang Ellen G. White, no? O niya ang pag-ampo, mawarmasin na kakusog kayo atong mga pag-ampo, no? O niya, as unified body of Christ, kato ato ang mga, diba, na may manual na to sa Ginoo, ang Ten Commandments, natay manual sa charts, no? Para maklaro po na to sa atong mga leaders, sa atong mga charts, sa atong mga officials, sa atong mga charts, kasahit po siya silang buhaton, no? Diba, ito mag- saling hatagan patag libro sa ato ang charge sa charge manual, no? Hatagan patag libro sa atong fundamental 28 beliefs, no? Mag-download ta ni ana, no? I-search na to, di ba? Ang ato ang mga manuals, no? So, mato 70 Adventist charts o ang 28 fundamentals. Belep nga PDF, mabasa na nato, no? Para magka-unified ta as body of Christ. So that's all, folks, no? Mga higalag, mga kaigsunan, ang ato ang pagtuon, natapos na nining mga attack na, malargo na siguro tatak up, no? Yan ato siya pag-reviewon. Ang naa sa private nga place, kung makahimo siya pagluhod as privilege, nga gihatag sa Ginoo kanato nga makaampo kita luhod, no? Ang naasa gawas biyong doko magampo kita sa atong pagtapos og maga benediction. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And now, may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord be with you and give you peace now and forever. Amen. Dagan salamat po pinapos sinunod niya itong tumanon. Ang kumalandong siyang pulong sa patagadawas na gabi, hantod sa gabi, itong katulogon. Makakini ang iyong Bible study on a lesson. Study on the words. Marathon lesson 2023. Commune with God and with God's will sa edition na ito. Nga 7 part. Direkta layon sa second week paghihapon kita sa August. Pasulod kita sa third week sa August, mga pag-ampo ug mga pag-amping. Hinaot nga manakan natong tanan, mayong adlaw sa nandalaygon ang juice.